guys, dito na naman tayo. Magluluto lang ako ngayon ng gagawin kong lechon paksiw itong binigay nung kasama namin sa bahay. Kasi may amo siya na minsan yung mga pagkain binibigay kesa naman sa itapon. So sinishare niya sa amin dito sa bahay. Ito, binigay niya sa akin ito ng isang gabi. So gagawin ko siyang lechon paksiw ngayon. Tingnan natin kung kakasya yung aking sauce. Kasi ito na lang ang natitira. Gawa na lang ako ng paraan. So, magluluto ako ngayon. Ano ba naman? Kakaiyak naman ang sibilis. Iwak siya guys ng cubes kasi mahirap iwain yung may buto-buto. Tinanggal ko na lang yung laman-laman. Halin na lang natin yung mga buto-buto para mas masarap. Wow! So ito guys, magluluto na ako. Igigisa ko lang yan. Tsaka yung chinap natin na pork. Lagyan ko na lang ng bay leaf. Tsaka ng Mang Tomas. Tsaka ng suka and sugar. Pasensya na kayo at maingay yung anak ko. Napakalikot. Andun siya. Ayan, naglalaro yan pag nagluluto ako kasi kailangan ko siyang bantayan. Lang ako na ng chocolate dahil wala pa akong laman at wala pang laman yung chan ko. Kami palang mga kapampangan is alam nila masarap daw kami magluto. nagigisa kami talaga ng sibuyas at ng bawang na maayos, yun talagang ginigisa namin yung maayos para yung flavor mas mag-enhance yung gisa natin. Inuuna ko nga pala guys yung sibuyas kasi nauuna nasusunog kasi yung bawang. So gusto ko kasi talagang transparent na yung sibuyas. Pag naaamoy nyo na yung sibuyas at yung bawang, okay na yung gisa natin. So, inuna ko yung sibuyas, guys. Ito, guys. Asensya na hindi ko na siya nag-vlog na video. Kasi, tumawag kasi yung asawa ko. Nasa work siya. In-update niya kasi ako dun sa... Magpapaalam kasi siya sa... December, uwi kami ng Pilipinas. So, nilagay ko dyan yung pork. And then, naglagay ako ng bay leaf and pepper. Sayang wala akong pepper na pwede siyang i-crush kasi naubusan na ako. At sa sahod pa kami makakapag-grocery dahil wala na budget. So, buti-buti na lang nabigyan kami ng ulam. Pwede na for 2 days siguro sa amin to. Tapos, nilagay ko na yung Mang Tomas dyan. Tsaka ng konting vinegar.
Yan, pakukuluan natin yan para manuot yung sarap niya. Yun nga pala guys, kaya tumawag yung asawa ko kasi sabi ko sa kanya is magpaalam na siya sa work niya na magbabakasyon kami ng at least 5 weeks kasi guys, nagplan kasi kami ng church wedding since kasal na kami sa civil, kaya lang pangarap ko, sino ba naman ang hindi nangarap na babae na maging bride, diba? So, tsaka iba rin kasi yung na-bless ka kay Lord kasi nung bininyagan kasi si baby dito sa London, yung pare kasi is ni-require na rin kami na magpakasal sa simbahan. Like, iba daw talaga ang blessing from above. So, ni-require niya kami, actually dapat dito kami ikasal kahit yung mga close friends lang namin. Kaya lang, hindi kami natuloy dahil kinulang kami ng time nung nandito si mami. Kasi nag-tourist si mami dito nung ilang buwan pa si baby. And then, yun nga, nag-prepare kami ng wedding ngayon sa church. So, kung gusto nyo rin malaman yun, yung journey namin sa wedding, mga preparation and everything, lalo na sa Pilipinas kasi, ang nag-aayos na lang is yung kapatid ko and yung mother ko. So, update ko kayo, isang vlog din yan about our wedding sa Pilipinas kasi uuwi kami this December. So, tumawag kasi si hubby from work na nagpaalam na siya para makakuha na ako ng ticket namin na habang nakasil kasi siya sa ibang airlines para okay na yung ticket namin kasi inayos na rin namin yung papers namin dito sa UK para in and out wala na kami problem since European citizen nga siya, nag-ayos kami ng papers. So, pwede natin maging topic din yan sa mga Pilipino din na may asawang mga European citizen kung paano pa makapag-stay dito sa UK. Kasi may iba na namang law ngayon na ang tawag nila is Brexit. So, kailangan na may papel if you want to stay permanently dito sa UK. So, yun. Tumawag siya. Sorry. Tumawag siya dahil na nagpaalam siya. So, tatawag pa lang daw sila sa HR. Kasi for sure yung ibang araw is hindi na siya babayaran kasi entitled lang siya actually this year ng 28 days na holiday, na bakasyon. Kaya lang nagamit na yung tatlong araw, so 25 days remaining na lang. So yung 5 weeks is sobra-sobra, siguro mga 10 to 12 days ang sobra namin na baka hindi na siya bayaran. Since okay naman sa amin yon na kahit na hindi na muna siya bayaran, basta makapagbakasyon kami sa Pilipinas at makasama namin yung family namin sa Philippines since nakapag-ipon naman kami ng konti at mas priority naman namin yung opportunity na makauwi kasi hindi naman mababayaran ng pera ang saya naman na pag-uwi lalo na sa Pasko at New Year no? Nandun tayo sa Pilipinas. So, yun guys. Ito, habang nagluluto ako, pinapakuluan. Yun nga, tumawag siya sa akin. So, hindi ako nakapag-video ng maayos. Since kailangan ko ng iluto itong ulam natin. So, ito na siya guys. So, tatakpan ko muna para lumambot pa siya lalo. Okay guys. Yan, nilagyan ko siya ng konting brown sugar at maya-maya ititikman ko kung okay na yung lasa niya. So, nasa sa inyo yan guys, yung kung ano yung panlasa ninyo, kung matapang ba yung panlasa niyo or okay na ba kayo dun sa alat, tamis, at asin. So, depende yan sa inyo guys. Hi everyone! Gustong-gusto niya sa tubig? Gustong-gusto niya naglalaro ng tubig. Careful baby! Yeah. Careful ka, baby. Dahan-dahan, ha? Sige, go. Medyo maaliwalas po ang panahon ngayon. Hindi. Kasi maulan talaga dito sa London, eh. Laging umuulan. Pero ano lang, mga shower, rain shower lang. Hindi naman yung bumabagyo talaga. So, okay lang naman ang weather dito. Yun nga lang, minsan araw and then uulan. Yun, nakakasipo, nakakalagnat.
So usually talaga dito sa London talaga. It's a wet country. Laging umuulan. Yan lang ang ano dito. And then unpredictable talaga yung weather. Yung alam mo hindi uulan, tas uulan pala. Yung ganun. Ito yung pinapakuluan natin. So nilagyan ko pa siya ng konting asin at saka ng konti pang sugar. Konting-konti lang. Pasensya na kayo at umiiyak yung bata. Sinara ko na kasi yun eh. Nagkakalat na lang siya sa likod. You play na lang there. Ayan guys, luto na. Kain na tayo.